sungit na panahon, dagsa ang pagdalo ng mga delegado mula sa iba't ibang panig ng teritoryo ng South Central Luzon Conference. Ito ay upang pasinayaan ang isang seminar na may temang Drug Prevention for Interfaith-Based Organization na ginanap dito sa Balay Sadyaya, Soriaya, Quezon. Ito ay pinangungunahan ng Dangerous Drug Board kasama ang mga iba't ibang sekta ng pananampalataya laban sa droga. Sa pagtutulungan ng Dangerous Drugs Board at ng Seventh-day Adventist Church, sa pamamagitan ng North Philippine Union Conference ay naisagawa ang programang naglalayong magbigay impormasyon ukol sa pagsugpo ng paglaganap ng droga sa pagtutulungan ng iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Humigit 100 mga delegado ang dumalo upang makibahagi sa mga impormasyong makatutulong sa sama-samang pagsugpo sa droga. Ayon kay Pastor Arnel Gabin, Health Minister's Director ng North Philippine Union Conference, ang pagsasanib pwersa ng gobyerno at ng mga interfaith-based organizations ay isang instrumentong makakatulong sa pagpigil ng paglaganap ng droga. Dahil sa napakalaking problema ng drug abuse sa ating bansa, so I personally visited the Office of the Dangerous Drugs Board at kinausap ko ang Director ng Preventive Education and Training Division, and I personally talked sa dating chairman, and I invited them na mag-conduct ng interfaith training para sa ating mga pastors, because I believe na kung meron pang mga agent na magbibigay ng pag-asa para sa mga drug surrenderies at magkakandak ng mga preventive education is ang ating mga pastors, because ang ating concern ay hindi lang mag-preach ng gospel kundi matulungan itong ating mga kababayan na biktima ng drugs na ma-restore ang kanilang buhay. Actually, itong interfaith, ang trust nito ay mamobilize nga ang mga religious organization na maging partner ng ating gobyerno, because they accepted na hindi nila kayang sugpuin ang problema ng drugs sa pamamagitan lamang ng kanilang sariling efforts. Kaya they are calling all stakeholders at kasama nga rito ang mga religious groups na maging kapartner nila. Isa sa mga naging mahalagang bahagi ng nasabing seminar ay ang paglalahad ng ilang makabagong impormasyon sa kalakaran ng droga sa ating bansa. Ayon kay Ms. Mary Ann Mahilom, Philippine Drug Enforcement Agency, representative ng Region 4A, malaki ang pagbabago ng mga gawain, produksyon at transaksyon pagdating sa droga. Ang masabi ko lang dito sa region natin, sa 4A, out of 4,011 barangay, almost 49% affected. So pag sinabi natin affected siya, ibig sabihin, yung mga barangay na yan, merong presence ng user, drug pusher, mga manufacturer, cultivators. So yun 49%. Kailangan nating magbigay ng programa, ito yung moral recovery program, para makatulong dun sa pamilya ng nahuli, or kung kamag-anak, or kung sino man na nandun sa community na alam nating apektado dun sa droga. So nandyan sila para i-uplift yung moral, spiritual. So malaking tulong yun sa bawat isa. Kabilang sa mga nasabing seminar ay ang ilang mga tagapagsalita na nagpaabot ng kanilang mga saloobin ukol sa lawak na gawain at hamon na kakaharapin sa laban sa droga. When we started it in 2013 sa Crown Plaza, we were so amazed to realize na ang lahat pala na interfaith, they are very much willing to offer their help. So sila rin po ay medyo namangha din sila on their part na knowing na the government really needs their assistance. Hindi nila akalain na pwede pala silang makatulong sa ganitong cause na to. Akala nila they can have their own respective ways on how to do it. At akala nila they will always be a part of the critic. Now they are part of the solution. It is one occasion, in, for instance this one, drug abuse prevention and rehabilitation and all that, yun ang bond na nag-unite sa atin. Kasi hindi pinag-usapan dito yung iba-ibang doctrine mo, ibang simbahan mo, sinong wino-worship mo. Pinag-usapan dito lahat tayo with the family and the community as the
foundation of the nation. Kailangan magsama-sama. At nakakatuwa kung galing tayo sa iba-ibang churches, no? Nakakatuwa. Yung meron tayong instrument na nagbaban sa ating lahat. So let it be drug abuse prevention ang magban sa atin. First, we are happy because the government recognizes the role of faith-based organizations like churches and para church organizations. Because if we look at the person, we should look at him in his totality. And that would include the spiritual and moral dimension of a person. And this is where we come in. Ilang mga kinatawan mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya ay nagpaabot din ng kanilang mga kaisipan patungkol sa kahalagahan ng pagpulong na ito. Napakahalaga po na makadalo kami dito para ma-widen yung horizon namin, knowledge namin, kung ano talaga yung, katulad ng dinidiscuss ng PIDEA, we don't have knowledge talaga na kung ano yung nangyayari, maliban sa mga prom TV, ganyan. So very informative to sa amin. Actually, napakalaking tulong ng activity natin ngayon sapagkat I'm working City Anti-Drug Abuse Council. At gusto ko kasing malaman ano ba yung mai-contribute ko, mai-contribute din ng ibang religious sector sa pagsugpo sa pinagbabawal ng gamot. Kasi alam naman natin, napakatindi ng suliranin ng ating bansa sa usapin ng droga. At maging man sa aming lungsod, ang lungsod na Nusena, isa ito dun sa problemang nais naming resultahin. At nakakatuwang malaman at makita na kahit yung sa religious side ay concern at gusto nilang maging kabahagi rin sa pagsugpo nito. Ang nasabing inisyatibo sa Dangerous Drugs Board kasamang iba't ibang denominasyon sa Pilipinas ay isang tugon sa panawagan ng ating gobyerno upang sugpuin ang paglaganap ng droga sa ating bansa at bigyan ng impormasyon ang bawat tahanan sa salot na dulot nito. Ang kanilang paghimok ay ang bawat isa sa atin. Ano man ang paniniwalang ating pinangahawakan, maging instrumento tayo ng pagbabago at pag-asa. Ito po si Lani Cadiz, nagbabalita ng pag-asa para sa Hope Today.